Maning-manilang para sa Gilas ang kanilang do or die game laban sa Qatar. Nakuha pa nga nilang tumawa habang nag-uawala na yung kabila. Pangalawang update, matutuloy na raw ang trade ni Jeremiah Gray na matagal na udlot dahil sa kanyang mahabang pagpapagaling sa na-dislocate na tuhod. Bago tayong magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Napansin ko lang dito sa Qatar, mahina ang shooting nila at wala silang proper rotation or kung meron man, hindi maayos ang pagkaka-execute at dahil nga doon, sandamakmak ang kanilang turnovers. Tapos yung mga big man nila mahina sa rebounds. Bago pa man nakaharap ng Qatar ang Gilas, wala pang panalo ang bansang to laban sa Japan at Jordan. Kaya isa din itong must-win game para sa kanila. Hindi naman lugi sa size ang Qatar. Eh sa katunayan, malalaki nga sila pero may poor shooting nga lang at walang penetration. Siyempre, alam naman natin ang Qatar ang isa sa mga weakest team sa Asia kaya expected na rin ng mga taong resulta at pananambak ng Gilas. Sa labanang ito, nakuha pa nga tumawa ng Gilas. Oo nga eh, patawa-tawa lang Gilas dito pero laban sa Jordan, sobrang kawawa naman tayo. Tambak din tayo sa kanila. Sa labanang to, galit na yung coach ng Qatar. Si coach team naman, kalmado lang, hindi pa rin nagpakumpiansa. Habang yung Qatar naman, ang layo ng kalamangan ng Gilas, basta-basta na lang din sumusugod ng wala sa plano, tsaka walang ball rotation. Mukhang kailangan ng Qatar dito ang makapal at pangmalakas ang training para matalo nilang Gilas sa susunod. Sa isang banda, kahit malaki ang kalamangan natin, may mga glitches ka pa rin makikita. May mga maling pasahan na turnovers pa rin ng Gilas na kapag malakas lang itong Qatar, abay baka malaki ang posibilidad na tayo maliligwak. Mula sa unang quarter hanggang sa pangalawa, mas lumobo lang ang kalamangan ng Gilas. Halos umabot na nga ng 30. Pangatlong quarter, wala pa rin namang pagbabago, namamaga pa rin kalamangan at makikita mo na medyo kampante na nga ang Gilas. May mga Gilas boys na nabibigyan ng playing time ng mas madalas, gaya ni Japet, na gumaganda ang laro dito. Si JB hindi na masyadong pinapasok. Ayun na nga, sa dulo ng labang to, hindi na nakahabol ang mga Qatari. Better luck next time na lang sa kanila. Marami pa namang Asian Games ang magaganap. Kudos tayo sa magandang depensa ng Gilas at hindi rin sila nagpabaya kahit malaki ang kalamangan kasi nga do or die, diba? Kailangan nilang manalo. Ngayon ang susunod na kalaban ng Gilas sa pagkakalam ko, Iran, tama ba ako? Or depende pa rin sa magiging resulta din ng laban ng Iran kasi pagkatapos niyan, meron pang Korea at China. Balita ko ang China, may inihanda daw sa atin. Tsaka sa pagkakalam ko rin, bukas na agad ang laban kaya mag-upload tayo bukas ng live game makoys. Tara, punta naman tayo sa susunod na update. Di ba nabalitaan nyo dati na si Jeremiah Gray ititrade na raw? Mukhang magkakatotoo na nga po ang balitang to. Wala na raw atrasa ng plano dahil si Gray ay dalawang beses na po nagkaroon ng ACL. Halos career-ending injury yan. Ayon pa sa Twitter post ni Gray, bahala na raw ang Diyos sa kanya. Maraming fans nga nagdadabog sa balitang to pero wala tayong magagawa kasi ganito talaga sa PBA. Minsan, kahit nga wala kang injury, tinatapon ka pa rin. Si Gray isang athletic na gwardiya. Satisfying naman ang kanyang performance na nagkaka-average ng 10 to 12 PPG. Alam nyo ba, na gusto talaga ng Hinebra na magamit ng lubos ang kanyang abilidad, kaya kinuha siya. Gusto ni CTC sana na palabasin yung talento na naudlot at hindi nga halos na ipapakita dahil sa mga injuries na natatamo niya. Ang mas malala, halos isang taon bago ito gumagaling, kaya maintindihan mo na yung performances niya magiging inconsistent talaga kasi nawawalan siya ng kumpiyansa, lalo na't matagal na naman siya makakabalik. Sabihin na lang natin na gumaling na si Gray, pero dahil madali na siyang mapilay, kaya ganun pa rin ang mangyayari ng paulit-ulit. Bukod sa inconsistent, hindi rin siya pinapalaro ni CTC sa mga clutch time kasi nga hindi pa talaga siya masyadong maasahan pagdating dito. Napansin nyo ba nung PBA on tour na halos sa kanya binibigay ang habang minuto at ginawang main player, sinusuri nila ng maigi kung dapat ba siyang i-keep ng management. Actually, pagkatapos ng PBA on tour na yun, magde-decision na sana ang management sa trade pero dahil abala ngayon ng SMC officials at si Gray ay kakagaling lang kaya pass lang muna ang plano. Pero dahil malapit ng upcoming season, nag-iingay na naman ang trade news na ito sa buong Hinebra community. Kung sa bagay, ano pa ba ang panggagamitan ng Hinebra kung injury prone nga? Balita ko may gustong kunin mula sa Blackwater and Jeans, isang gwardiya na bagong salta, kaya siguro naghahanap na sila ng kapalit.